today's video, guys, gawa naman tayo ng video about sa panlasa. Ano nga ba ang iba't ibang lasa ng pipay ng babae na dapat ninyong malaman? And paano nga ba mamimaintain yung maayos na amoy ng pipay ng isang babae? Ang pipay ay hindi lasang bulaklak yan. Hindi yan lasang vanilla, hindi yan lasang chocolate, or yung summer breeze, hindi po ganun. Dahil po ang totoo, pwede pong maging lasang sweet, sour, metallic, sharp, spice, and minsan may konting bitter. Now, pwede mo bang baguhin ang lasa nito? Well, it really depends. Kasi kapag disrupted na po ang pH ng ating pipay, ito po ay nagpo-produce na ng bacterial vaginosis. Meaning, may infection na po ito. Pwedeng bacterial vaginosis or yung mga yeast infection na tinatawag. Dahilan kung bakit ang lasa nito ay infected na rin. Another question is, pwede bang ma-improve ang lasa nito? Well, opo, pwede pong ma-improve ang lasa nito. What you eat and drink, napakalaki po ng role na ginagampanan yan sa amoy at lasa ng pipay natin. Sa pamamagitan ng pag-switch up ng mga kinakain at iniinom mo, pwedeng magbago ang lasa at amoy ng pipay natin. Pero hindi naman po ganun ka-overwhelm na magbabago talaga yung lasa at pang-amoy na parang kung ano yung kinain mo, yun ang magiging lasa at magiging amoy ng ng pipay mo. Hindi naman po ganun. Pero at least, mag-i-improve po. Wala pa po talagang mga research na na-discover kung ano ba talaga yung mga pagkain na pwedeng maka-apekto doon sa lasa at amoy ng pipay natin. Pero meron na pong mga reports na nagawa na kapag kinain mo ito, makaka-apekto talaga sa amoy at lasa ng inyong pipay. Like halimbawa yung asparagus or yung pagkain po ng masyadong maanghang na pagkain. Medyo nanonotice rin po ang effect kapag kumakain tayo ng mga garlics, onions, sugary foods and drinks, yung mga dairy products, yung red meat, yan po yung mga reports pa lang na nagawa. A good rule of thumb po is kung ano yung kinakain mo or kung ano yung iniinom mo ay pwedeng makaapekto sa amoy mo, sa pawis mo man ito or sa secretion ng iyong pipay. Ano po ba yung pwede natin gawin para mapanatili natin yung pH level, yung maayos na amoy, yung maayos na lasa? Well, kumain po tayo ng mga fruits and veggies. Uminom po tayo ng tubig, like 8 to 12 glasses of water every day. Getting enough sleep and mag-exercise regular. And also, kailangan ma-manage ninyo yung stress levels natin. And also, para ma-maintain ang healthy pipay is kailangan wag ninyo itong hugasan ng matatapang na sabon, matatapang na feminine wash. Kailangan very mild lang po ang mga gagamitin ninyong soap para dito. Kasi kapag matapang po ang ginamit ninyong sabon, possible po na ma-damage yung pH level na pwedeng mag-cause ng infection. And also, wag nyo rin po hugasan yung kaloob-looban ng pipay ninyo. Ang hugasan lang ninyo ay yung sa labas. Kasi pag ginawa nyo po yun, may mga good bacteria na pwedeng ma-damage, maalis, na puprotekta sana doon sa mga bad bacteria. Ako guys, share ko lang, nakaugali ang kong minom ng Yakult, yogurt, and also yung cranberries juice. Hindi ko alam kung bakit. Basta, bukod sa nakakagamot ito para sa akin ng like urinary tract infection, nakakatulong ang cranberry juice, nag-iiba rin yung discharge ko. Nawawala rin yung mga medyo amoy-amoy. So, ako, suggestion ko sa inyong mga babae is uminom kayo ng cranberry juice, Yakult, yung mga yogurt, yan, magaganda yung pineapple juice, yan, maganda yung ano niyan, result, maganda yung amoy at lasa niyan kapag ka nag-release tayo ng fluids. So, proven ko na yan, guys. And also, magsuot kayo ng mga cotton panties para breathable siya, nakakahinga yung ating pipay, at makalanghap man lang ng fresh air. And also, may research din kasi, guys, na ang pagsusot ng mga breathable panties ay nakaka-lower ng risk ng bacterial vaginosis. Kaya kung nasa bahay lang naman kayo, I advise wag na po kayong magsuot ng panty. Mag-shorts, pajama na lang kayo, pag-aalis na lang kayo, doon na lang, or pag may period kayo, para naman nakakahinga ng husto yung ating mga pipay. And also, ito, very important po ito, hydrate.
panatiliin na hydrate po tayo. Kasi kung hindi tayo hydrated, lahat ng fluid sa katawan natin is concentrated. The reason why, kaya yung ihi natin kapag dehydrated tayo ay very strong yung smell, di ba? So, pwedeng maka-apekto yan sa amoy ng ating tipay. Kahit nahugasan nyo na, minsan very strong yung amoy ng ihi dahil nga dehydrated tayo. So, please hydrate, hydrate, hydrate. Another question is, ano po ba yung mga possible na dahilan bakit nagiging worse yung amoy at lasa ng pipay ng babae? Ano ba yung mga pwedeng makasira ng natural pH ng pipay? Number one po dito yung paghuhugas ng kaloob-looban ng pipay natin na dinudush nyo hanggang loob. Another thing, gumagamit po kayo ng may mga flavor na panghugas doon sa pipay. Yan, isa po yan sa pwedeng maka-worse ng amoy at lasa kasi nga nasisira yung natural pH natin. So, ako, personal tip ko lang sa inyo guys, kapag ka makikipagniig kayo before, like makikipagkita kayo sa inyong mga boyfriend, makikipagkita kayo sa inyong asawa, sa mga nasa long distance, tapos nagre-ready kayo, better na uminom na lang kayo ng mga Yakult, uminom kayo ng pineapple juice, yan, okay yan, uminom kayo ng mga, kumain ka ng mga yogurt, and also yung cranberries, yan, juice, cranberry juice, yan, better talaga yan, tulad na sinabi ko kanina, proven ko na yan. Plus, gumamit kayo ng mga mild soap, and uminom kayo ng water palagi, hydrate guys, hydrate. So, nalilinis ng nalilinis yung daanan ng ihi, kaya mas magiging maganda yung amoy at yung lasa niyan. Ang bottom line po nito is kung ano po yung lifestyle natin. Malaki pong role or impact niyan doon sa amoy at lasa. So, wala naman po talagang ideal na amoy o lasa ang ating pipay. As long na healthy ito, wala pong problema. And the only time na dapat ninyong i-consider kapag ka pabago-bago na po ng amoy ang inyong pipay at meron na po kayong nararamdaman na pangangati, mga burning sensation, also pain kapag nakikipagniig kayo. Kapag ganun po, kumonsulta na po kayo sa inyong mga doktor. So, yun lang guys ang video natin for today. I hope may naibigay po ako sa inyong tips sa pinag-usapan natin ngayon. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, pakibigyan lamang po ako ng isang malaking thumbs up, comment down below, at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, huwag niyo pong kalimutan i-click ang ating subscribe button. Libre po iyan. And also, click the notification bell para in case may mga bago po tayong video, is mabigyan po kayo ng notification ni YouTube. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye. Peace out.